Alam ito, merong ano, merong atabay. Ipapakita. So ang una nating gagawin. Maligayang pagbabalik na naman po dito sa ating channel kung saan ang inyong maestrong plantito, Hardenero, Proud the Proud, ay nagbabalik para ipapakita sa inyo o ibabahagi sa inyo ang paraan ng pagpaparami o pagpropagate ng ating halamang baliti. So itong nakikita nyong halaman sa likuran ko, ayan ay isang uri ng baliti. Ang baliti dito sa Pilipinas ay napakaraming species. Ito ay isa lamang sa tatlong uring baliti na halaman ko. So ngayon, noon tinry nating pararamihin ito sa pamamagitan ng cutting sa balon. Oh, hindi talaga tayo nag-successful doon. Kaya inalam na natin ang mga paraan sa pagpaparami nito gamit ang Twitter, TikTok, Facebook. Doon tayo nakakuha ng mga kalaman paano nga ba paparamihin. At doon na aking nalaman na isa pa lang paraan para mabilis at talagang tutubo o magsasuccessful ka sa pagparami nito ay ang paraan ng pagmamarkot. Napakasimple lamang po ang paraan ng pagmamarkot. Kaya yan ang aking ibabahagi sa vlog na ito, kaya samahan niyo ako. So magsisimula na tayo. So ngayon ang kailangan lang natin na mga kagamitan para sa ating pagmamarkot ng halamang baliti na ito ay yung coco coir. Gusto ko sanang gamitin ang coco peat, subalit walang available sa market. Ang nabili ko lang ay coco coir. Hindi ako nag-alala dito sa coco coir kasi nasubukan ko na to. Tumubo naman, nagkaugat naman ang ginawa nating pagmamarkot. Ito. At ang ating coco coir ay basang-basa na siya. Inano na natin, sinok na natin sa tubig, talagang basang-basa siya. Aliban sa coco coir, pwede palang gamitin ang coco peat at saka pwede din gamitin yung lupa. Pwede din gamitin ang moss o tinatawag natin na lumot sa Bisaya. Pangalawang kagamitan is cellophane. Aaring gamitin natin ang mga cellophane na gamit na, i-recycle lang natin lalo't lalo na ngayon na pinagbabawal na ang paggamit ng cellophane kasi balik bayong na tayo or kaya eco bag ang mga ginagamit natin sa pagmamarket. So mga cellophane, kung meron kayong mga cellophane sa bahay na hindi, wala naman talagang gamit, huwag nyong itapon, magagamit pa yan sa ating gagamitin na pagmamarket. Ito, at ang pangatlong kagamitan ay ang kutsilyo. Ang kutsilyo ay pwede natin gamitin para panghiwa kasi mahiwain tayo na part. Anyways, ipapakita ko naman sa inyo later. So iwasan lang na masugatan kasi dapat, ang ating kutsilyo din dapat kadisinfect para hindi ma-infected ang ating sinugatan na halaman. Hindi palang gamitin maliban sa kutsilyo, kung ano naman kayo, komportable naman kayo sa gunting o meron kayong cutter, pwedeng-pwede yun. Minsan, ang ginagamit ko gunting kasi madali lang yung gunting kung maliit lang yung sanga. Pero kung malaki naman yung sanga, yun. Pwede na yung kutsilyo. Yung pwede yung i-racking. Ganon-ganon. May papakita ko naman sa inyo later! Isa pa na kagamitan na gagamitin natin is scotch tape. Ay scotch tape, gagamitin natin pantali. Instead of pantali, PC o lubid o alambre or electrical wire, pwedeng-pwede yun basta matalian yung ating gagawin na pagmamarkot. At ang higit sa lahat na kagamitan na napaka-importante na dapat niyong malaman ay itong ating itong halaman na baliti. Magsisimula na tayo. So, dahil sa mataas, ayaw ko umakyat. Taas-taas nga yan, oh. Yan. So, ang gagawin natin gamit itong bara di cabra ay susungkitin natin ang sanga. Pipili tayo ng sanga. By the way, meron akong ginawa dito. Gaya nito, oh. Meron akong ginawa na markot. Naghihintay lang tayo dito na magkaroon siya na ugat para maitanim, mailipat. Di ba ganun? Yan. So, eto na. Ayaw ko umakyat. Baka mahulog ako. Kasi sa ilalim nito, merong atabay. Ipapakita. Ay! Nabalik. Pinatawa, boys. Buhay na to. So, eto na. So, kailangan talaga natin ng assistant. Baka maano na, oh. Mauga agay. Ang hirap! So, eto na, oh. Sayang. Sayang si baliti. Pero okay lang yan. Itanim lang naman natin. Sana hindi mabali. Kasi, ano na. Hindi pwedeng masayang, di ba? Sayang yun. So, ang una natin gagawin. Pahirapan. Nakita tuloy yung, nakakalbo, nakakubat. Mahilig tayong magtanim, subalit yung aking ulo, ang aking buhok ay unti-unti nang nalagas. Okay lang yan, kasi nasa lahi. So, eto na. So, mayroon tayong dalawang sanga dito. 1, 2. So, dalawang sanga. So, itong dalawa na natin ang imamarkot natin. Hirap nito. So, eto na.
So dito, pipili tayo ng part sa sanga. Ito, babalatan lang natin mga 1 inch lang. Hirap, bigat. Parang ano, umaayaw na si Baliti sa akin. Nakita niya na, binalatan ko na. At least 1 inch binalatan natin. Hindi ko masyadong hinihila, baka mabali. So ito na, nakita niya na, nabalatan ko na. Pagkatapos lalagyan niya natin ng cococoir. Cococoir ang ginagamit ko dito. Ito na yung cococoir. Ang cococoir pala ay yung parang hinimay na coco, bunot. So pagkatapos, basa na to ha, dapat basa para magkaroon ng moist. Ito, dito lang natin siya ilalagay, ipalibot natin sa nasugatan na parte, sa ating sinugatan na parte. Yan. Dapat ganyan lang yan. Tapos, babalutan din natin ng cellophane. Ito na ang gamit ng cellophane. Babalutan natin ngayon dito para hindi magkalas. Grabe, ang hirap ha. So, para magbigyan nyo ito ng justice, dapat i-share nyo ito pagkatapos yung so, pagkatapos nito, dapat hindi magkalas yung cococoir o lupa, kung ano mang gagamitin nyo na media. Pwedeng lupa, pwedeng cococoir, coco peat o kaya'y lumot. So, ayun na, nabalot na natin. Tapos, tatalian na natin. Ang ginagamit kitong pantali, ang hirap! So, ang gagamitin ko ditong pantali, scotch tape. Kasi yung scotch tape, madali lang. O, diba, dahil sa madali, medyo nahirapan. Ito na, wait lang. Kasi walang assistant, grabe. Busy lahat ng tao. Pupulupot lang natin. Yan. Pupulupot lang natin. O, ganyan lang, oh. Simple lang. Be sure, dapat hindi siya magkalas, diba? Yan. Inkibin na lang. Yuck! Gawig na, boy. Mas mabuti nang gagamitin nyo na white cellophane kasi pag puti yung cellophane o transparent, yes, nakikita mong looban, alabas yung ugat na napakarami dito mismo. Ito, maghintay lang tayo ng 2 o 3 linggo. Lalabas na ang ugat. Pagkatapos nun, pwede nyo nang putulin dito sa baba kung saan tayo nagsugat. Nagsugat. Tapos itanim nyo na. Yun na, ganito. Ganun lang kasimple ang pagpaparami ng ating halamang baliti na aking ipinapakita sa inyo. Ganyan lang po kasimple. Naway may natutunan kayo. Nakapagbigay ako ng kalaman tungkol sa pagpaparami o propagation gamit ang technique na marketing. Sa susunod, iba na namang technique para may marami tayong malalaman na paraan na pagpaparami ng ating mga halaman. Yan lang po. Sa hindi po nakapag-subscribe na aking channel, please do subscribe my channel, Pateke na Zed. Libre lang po. Push that subscribe button and of course, pakisipan na rin yung bell all. Dapat bell all para updated ka sa lahat ng mga videos ko at ikaw unang-una na makakita sa video na i-upload ko. Maraming salamat sa pakikisama at naway magsama-sama pa tayo sa marami po ko pang mga vlogs in the future. Lagi lang nating tandaan sa buhay, lagi lang tayong masaya at positibo sabagat ang may masaya at positibo sa buhay ay may magandang pamumuhay. Always remember, God loves you and Pete Ketneze loves you. Bye-bye. Hanggang sa muli.